Alam mo, kamusta na pinsan? Alam mo, yan ang maganda sa mga Gonzales, eh, mga bolero din, no? isang alagang pumusapan doon punong-puno ng inspiration, information, involvement, at empowerment ang ating kinakaharap ngayong Sabado na ito dahil, ako, magiging masaya itong programa ninyo ngayon. Ayan. At saka partner, alam mo ba na talaga namang kabataan-kabataan dahil yung organisasyon na mismong siya yung bumuo, eh parang boses ng kabataan. Tinig kabataan siya. Medyo iba niya lang dahil... Voice of the youth. Oo. Yes. Siyempre. Oo. Yeah, actually 16 years. I started this organization, yung Voice of the Youth Network, in 1996 when I was still a young broadcaster dun sa kabilang istasyon. Ah, 1996. Ilang taong ka na niyan, Jana? Ilang anak ka na ba noon, Jana? Five. Mga ganun. Basically, ang goal namin is Voice of the Youth Network is about encouraging every Filipino youth to believe in themselves in creating positive social change through ICT and media. Kaya nga sabi ko, tuwan-tuwa ako nagkaroon ng ganitong programa sa RH kasi nga talagang kailangan ng mga kabataan ng tinig nila ay mapakinggan dahil sa dami ng mga issues na nakaka-apekto, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang dami natin pag-uusapan mamaya sa pagbabalik natin kasi ano pa lang yan, introduction pa lang kung ano ba ang tinig kabataan, pero yung deeper nun, kung ano yung purpose nun, yung mission, yung goal nun para sa ating mga kabataan, mamaya yan sa pagbabalik ng Boses ng Kabataan. Meron na po tayong 17 minuto makalipas po ang 3:00 PM.